Hello everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Grosha Mediana, ang yung tagdarang vlogger from Oligan City, Lana del Norte. Ayan, so hello! Hello sa lahat ng aking 942 subscribers as of today. Ayan, hello sa lahat ng mga nag-subscribe. Ayan, so kung bago ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, ayan, thank you so much po and then welcome to my channel. At kung bago ka pa kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe on my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded, lalong-lalo na dun sa mga business tips, business ideas, at saka business experience na sinishare ko dito na may learnings kayong matutunan. Ayan, so today guys, is may isishare lang naman ako sa inyong opinion, at saka, ano ba, awareness na din. I'm sure marami kayong matutunan regarding nito, lalong-lalo na dyan sa mga kasari or mga viewers ko na may utang. Tulad ko, may utang din ako kasi kahapon nag-grocery ako. Tapos, na-meet ko to or nagkita kami nitong friend ko na which is samahan ko sa work before sa mall. Ayan. So ngayon, nai-stress nga siya. And then, obviously naman kasi namamayat siya. So chika-chika kami tapos na-open niya na yun nga, may problema siya. Kasi yun sa inutangan niya na lending company. Hindi ko na sasabihin yung ano yung pangalan ng lending company ha. Basta parang well-known siya dito sa amin na lending company na inutangan niya tapos umabot na daw sa korte yung kanyang utang. Natatakot siya. Okay, itong i-share ko naman sa inyong opinion is personal opinion ko din, which is pananaw ko, and then base na rin sa aking mga na-experience, at saka disclaimer, hindi ako expert regarding dito kasi hindi naman ako attorney. Based lang ito, yung sinishare ko is sa aking experience, at saka sa aking mga natutunan, at saka nalalaman na rin. Okay? So, balik tayo dun sa friend ko. Sabi niya, yung ano daw niya is, yung utang niya is, hindi na niya nabayaran for several months. At saka umabot daw ng years. Kaya mag-iisang taon na siya hindi nakabayad. Kasi ang nangyari daw is nabankrupt yung kanyang negosyo. Kasi daw is nabankrupt or hindi na siya nakapagtinda. Kasi daw yung puhunan niya is nagamit niya nung nagkasakit yung kanyang baby. Ayan. So napabayad niya sa hospital. Ganyan. So hindi siya nakabangon. Tapos hindi rin niya alam kung saan siya kukuha ng pambayad doon sa lending na inuutang niya. Kasi yung sweldo ng asawa niya is enough lang daw doon sa food, pampaaral, at saka sa mga gamot-gamot, at saka binayad pa nila doon sa hiniram nilang pera pambayad sa hospital. Ganon yung chika niya. Well, anyway, so yun na nga, umabot na sa nagpadala na daw ng demand letter, tapos nagpadala na daw ng summon, ayan. So, ang ginawa niya is natatakot siya. Tapos, umabot sa point na nagtatago na nga siya pag every time na may pupunta sa bahay nila na mga collector or diba kaya yung mga field officer ng lending company is tinataguan niya, which is not supposedly na hindi niya dapat ginagawa iyon. Alam nyo ba guys, mas lalo lang pinapalaki or ginagawang komplikado yung mga pangyayari doon kasi hindi niya hinaharap na nagtatago siya, which is sabi ko naman sa kanya, okay, ito lang ha, not just doon sa friend ko, hindi ko lang ito sinabi sa friend ko, which is i-share ko din sa inyo para awareness na rin dyan sa mga kasari natin or diba kaya sa mga viewers natin na may utang na umaabot na talaga sa korte. Okay, based on my experience kasi kung magpapadala sila ng demand letter, hanggang tatlong demand letter yan, yung may final demand letter, tapos after yan sa summon na doon sa korte, tapos magharap-harap na kayo, huwag nyo pong pagtataguan. Okay, kasi hindi naman kayo makukulong dyan or hindi naman kayo ipa-file ng criminal case kasi hindi naman yan criminal case, civil case lang po yan, settlement lang, small claims kasi nga utang siya, diba? Kasi pag naghaharap na kayo doon sa korte, hindi na kailangan niya ng abogado. Maghaharap kayo mismo directly doon sa judge. Tapos, yung lending company, yung representative nila, tapos ikaw na nangutang, tapos yung judge lang naman. Or di pa kaya kailangan ng witness, ganyan, may kasama ka, or ganon. So, pag pagdating doon, mag-a-ask yung judge na ano nangyari, ganyan. So,
Yung lending company is magano yon, mag-demand ng amount na dapat bayaran mong ganyan. Tapos ito naman, let's say for example, yung lending company is magdi-demand ng bayaran mo monthly is 10,000. Tapos ikaw naman is mag-object ka kasi nga hindi mo kayang bayaran yon. So dapat sabihin mo rin sa kanila, sa judge, na magkano lang yung amount na pwede mong bayaran monthly. Let's say for example, ang ingay ng pusa. Ayan, so let's say for example, yung kaya nyong bayaran is ano lang, 5,000 lang. Pwede pa kaya 2,500 lang kasi ano, hindi talaga kaya. Kung hindi mag-a-agree yung lending company doon sa amount na gusto mo, so walang ibang magde-decision kundi yung judge. Kailangan nyo kasi mag-settle or mag-met halfway doon sa amount na kaya mo ring bayaran as a yung utang, di ba? As a debtor. A debtor ba ito? Creditor. Yung ganun. Ayan. Let's say for example is isasabi mo dun sa judge na hindi mo kayang bayaran yung 10,000, ito lang yung amount na pwede kong bayaran, which is 3,000 pesos lang kasi yung mga finances namin, may mga anak pa ako, tapos may kumakain pa kami, tapos hindi pa enough yung income namin, ganyan. So hindi naman talaga pwede na ifo-force kanila na dapat bayaran mo yung 10,000 monthly kasi ikaw mismo alam mo sa sarili mo kung ano yung kaya mong pwedeng ibayad sa kanila. At saka ikaw din mismo na nangutang, alam mo sa sarili mo kung ano yung pwedeng, yung naka-budget na, yung ganun ba, alam mo yung finances mo na magkano lang yung pwede mong i-income monthly, ayan, kung magkano lang yung pwede mong ibayad sa kanila na amount. So hindi ka naman nila i-force na talagang magbabayad ka 10,000 na hindi mo naman talaga kaya kasi ang ending niyan, pag i-force ka nila, bayaran mo yon is hindi mo talaga mabayaran kasi hindi mo nga kaya bayaran yung ganun kalaking amount, diba? So ang end point lang naman dyan na mag-meet kayo doon sa korte is dinidemand ka nila na kahit magkano or magkano yung pwede mong amount na pwede mong ibayad doon is at least makabayad ka. May ano ba? May progress yung account mo na may payment ka monthly na makikita nila. Ayan. Huwag mo tayong matakot, no? Huwag mo tayong matakot sa utang kasi ginamit ho natin yung pera. So, dapat talaga natin yung bayaran. At saka, nakaka-stress din yung ano, no? Hindi tayo makatulog kung marami tayong utang. Nahabol na tayo, di ba? So, dapat talaga is makapag-settle tayo doon sa taong inutangan natin. Kasi ba, pag ikaw is magaling kang magbayad ng iyong utang, you are not just doing it for yourself, okay? You are also building your credibility as well. Mga yung tinatawag nilang leverage, hindi lang naman tayo yung ano, no, may utang. Yung mga biggest company nga dito sa Pilipinas is may utang nga din, di ba? Tayo pa kayang mga maliliit na mga small business owner, di ba? As long as nakipag-settle tayo, ayan, kung hindi man natin kayang bayaran ng buo yung inutang natin, at least mag-partial naman tayo, no? Para kawawa naman yung inutangan natin. What if sa atin mangyari yun tapos tinatakbuhan tayo, di ba? Napakasakit nun. So, as long as kaya natin magbayad kahit any amount or partial payment, so bayaran natin yun kasi ginamit naman natin yung pera, di ba? So, huwag matakot if ever makapag-receive ng demand letter from the court or di ba kaya summon o umabot na sa korte. So, settlement lang po yun. Ayan, makipag-settle, small claims lang ata yun. Small claims lang naman yun for settlement na inuobliga ka na talagang magbayad ka doon sa inutangan mo para ano naman, para malinis mo rin yung pangalan mo. Kasi pag magaling kang magbayad, you're building your credibility. Yung credit score or yung credit, ano ba tawag doon? yung credit na record is maganda. So may mga opportunity na biglang darating kasi nire-refer ka doon sa ibang mga company mo na lending company na good payer ka. So papautangan ka, which is ano din, for business expansion purposes, yung mga ganun. Ayan. So guys, huwag matakot if ever makareceive ng demand letter from the court dahil sa utang, dahil hindi kayo napagbayad. Of course, harapin niyo po 'yon tapos makipag-settle kayo doon sa amount na kaya niyong bayaran. Okay? Ano lang naman yan? Settlement lang naman. Huwag ho nating taguan kasi mas lalo pa lang
mas lalong pinapalala nyo yung sitwasyon, okay? Huwag yung sisirain yung pangalan nyo dahil lang sa utang, okay? Ayan, that's it. Thank you so much for watching, guys. Na-share ko lang din naman sa inyo yung experience ko. Ayan, pati na rin dun sa friend ko na which is ganun, same lang din yung advice na binigay ko sa kanya. Huwag ko tayo matakot. Ayan, so that's it. Thank you so much for watching, guys. Ayan, sa mga bago kong subscribers, thank you so much for subscribing on my YouTube channel. Ayan, kung bago pang kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe on my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka na every video that I uploaded. Ayan, so that's it. Thank you, guys. God bless, happy selling, and gracious everyone. Bye!